Hi guys, magandang araw mga kabakal. Magandang gabi po sa inyo, mga kabakal ko. So naka-live na naman tayo. Pasensya na kung minsan na lang tayo mag-live. Alam niyo naman mga kabakal eh, busy tayo sa shooting sa pinaka-trending na pinapanood gabi-gabi, ang Batang Quiapo. So hintayin muna natin ang ating mga solid kabakal bago tayo magkwentuhan at bago tayo sumagot ng inyong mga katanungan. Mga kabakal, oh wait lang. Nag-message sa atin ang Batang Quiapo. Uy, ayos to. Nag-message. Alright, GC. Sino mga nandito? Si Mamot? Ah, okay. Alright. Oo nga, no? Yung schedule yata ng ano to. Schedule ng shooting. Oo. Louie. Message ko lang si The Boss, mga idol. Time po, call time bukas. Kahit bagyong bagyo mga kabakal. Mga kabakal, kahit bagyong bagyo, tuloy pa rin tayo sa shooting ng Batang Quiapo. Kung mapapansin nyo mga kabakal, dahil nasa kulungan ako, eh bawal daw yung mga kwintas dun. Wala yung kwintas natin, wala yung hikaw natin. Grabe, ang saya-saya mga kabakal. Napaka-memorable talaga ng shooting. Diba? Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo yung mga full details na aabangan ninyo sa Batang Quiapo. Siguro baka makita nyo ako doon next month. Mga September na siguro. Oo. September na kasi isang buwan pa yun eh. Pero syempre naman mga kabakal, bago tayo magsimula, shout out muna sa ating mga kauna-unahang viewers sa live. Shout out Harrison John, Milo Montalvo, James Bajau, Louis by Bowie Vlog, Mong Katamora, Let's Tundag. Oh. Ah, wala. Ah, wala. Wala yata ang taping bukas. Wala yata ang taping bukas. Sumulan eh. Oy, Jeremy Camasis, maraming salamat po. Oo, syempre. Oo, wala raw kaming shooting bukas, mga kabakal. May bagyo kasi, mga kabakal. Oo. Loyans, Batang Quiapo. Yan, oh. Harrison John. Sunny Katana Tero. Ano? Si Boy Tato sa Batang Quiapo. Bungal Talks, galingan mo. Baka pwede rin ako extra. Oh, ha? Rodante Ulat, paano kung short lang appearance mo sa Batang Quiapo? Paano kung preso role mo? Well, preso talaga ang role ko doon. Isa po ako sa mga inmate. Isa ako doon sa mga preso. Nanggugulo doon. So, ganun lang naman. Malit lang naman yung role natin. Wala naman tayong malaking role doon. RMG Junior Amata. Ferg David, shout out. Bansil Paul, Boy Peklat, Ryan Data, Fritz Labajo, Aman Galzote, James Badja, okay. Teresa Danday, Rodante. Tingin ko parang preso lang role mo, Batang Quiapo. Parang hindi hahaba role mo. Tingin ko lang. Preso lang talaga ako doon. Preso lang. Emil Canubas Jr. Benten, magandang gabi. Oo. Ako nanonood ako ng Batang Quiapo. Kahit nasa taping, kasi buong araw kami nandun eh. Umaga kami dadating. Madaling araw na kami uuwi. So syempre, hindi naman
parang ang trabaho mo lang doon, mga maximum na siguro, 4 na oras, minimum, 1 oras. Pero buong araw ka nandun. Ganun kasi pag nagtitaping mga kabakal. Buong araw ka, yung buong araw mo bayad yun. Umaga nandun ka. Pero usually nagsisimula yun. Sa ngayon, nagsisimula kasi kami tanghali, mga alas 12. After mag-lunch. Tapos ang tapos nun, mga madaling araw. Okay, Barsky, salamat. Oo! Kahit hindi man magtagal ang role natin doon, malaking step stone yun. Stepping stone. Di ba mga kabakal? Exposure pa rin yun. Barot, Maladian, Jemski. Yan na, nagme-message na si na boss. Wala, wala kaming taping bukas, may bagyo. Okay. So kung walang taping, alam nyo naman ako, pag walang taping, may racket pa rin tayo. Kasi, yung mga client ko sa gym, kailangan ko nang i-train. Kanina, tinrain ko yung client ko sa gym eh. Bukas, tuturuan ko na naman ng ano, boxing tsaka Muay Thai, pang fitness lang. Pwede rin pang laban. Jerry M. Baluyo, shout out. Jess Mark Andilo. Shout out sa yung page. Ano yan? Fry G. Sarmientos. Maraming salamat, Ma'am Teresa. Oo, maganda talaga yung role ni na Bullet. Kasi sila rin yung mga nauna. James Bajau. Okay. Okay, RJ Rumor from Laguna. Si Mr. Mainit wala na sa Batang Quiapo, mga kabakal. Wala na si Mr. Mainit sa Batang Quiapo. And I don't know if I'm allowed to say kung bakit wala na si Mr. Mainit sa Batang Quiapo. Allowed ba akong sabihin? Masasabi ko lang, yung totoo naman talaga, ay umalis. Si Mr. Mainit, umalis daw siya. I don't want to go to full details, pero yun yung nangyari, umalis daw si Mr. Mainit. Diba? Ayoko nang ikwento ko ano yung full details, pero kayo nang bahalang mag-isip sa inyong isipan, pero yun ang nangyari, si Mr. Mainit umalis sa Batang Quiapo. Hindi siya inalis, baka may mga nagsasabi, inalis siguro si Mr. Mainit. Hindi. Ang pagkakarinig ko, umalis daw. Ayoko na nasabihin yung details, pero umalis. Sayang eh, no? Ganda pa naman ang role ni Mr. Mainit. Shout out, Jess Mark Andilo. Oo, okay yun, opportunity. Nakatawa nga eh, kilala ako na ibang preso eh. Kosa, pasok ka na dito sa amin. James Badjao, dati idol, nag-extra ako sa taping ng asintado at impostora. Ayos yan. Estrobello Rosel. Binaril lang. Baka yun yun. Baka pinatay na yung karakter niya. Kaya umalis na siya. Yes, available pa po ang ating mga merchandise. Sa mga gusto mag-order, message yun lang po ako dito sa ating Facebook page. Wala kasing script si Mr. Mainit. Yun! Walang script si Mr. Mainit, kaya umalis. Ano naman kung wala kang script? Bayad ka naman, may exposure ka naman, di ba? Kahit naman wala kang script eh. Kahit ang role mo dun, pipi. Kunyari, ang role mo dun, pipi na may barel. Ngingiti-ngiti lang. Smirk lang. Okay na yun, bayad ka naman eh. Mga kabakal, ang laki kaya ng ano, at ito hindi ako sa nagyayabang ha, malaki ang TF ng artista. Kasi ako, hindi ako extra. Magkano ang extra? Sa probinsya, kung extra ka, 500. Pagkakarinig ko, 500 a day. Sa Maynila, 1,000 a day. Yung mga extra, pero buong araw nasa shoot yun. Ako, hindi ako extra. Artista ako.
Kasi may sarili kaming tent. Okay? Yung mga extra, nandun sila sa kanilang mga grupo. Tapos, ano, madami sila. Siguro mga 20, mahigit sila, 30. Kami, yung mga artista sa isang tent, apat lang kami doon. Tapos, syempre, yung TF namin, pang-artista. Diba? Pang-artista yung TF talaga. Tsaka vlogger tayo, influencer din naman kasi tayo. Magandang chismis yan. Bakit umalis? Bolesa Jemar. Kabakal wala tayong ano. Wala tayong public gym. Home gym lang yung meron ako dito. Bodyguard, wala naman tayong kaaway. Saka na siguro pag sobrang sikat na tayo o pag sumikat na tayo. Yes, available. Order kayo. Message nyo lang ako sa ating Facebook page. Coach ng Bayan ng Facebook page. Nagmukhang extra si Bata. Kaya po walang script. Hindi, ano yun? Hindi extra yun. Ganun. Magandang gabi, Marksman. 20. No, malaki TF niya. Hindi biro kitaan sa Batang Quiapo. Oo, kaya napakasarap mapunta sa Batang Quiapo kasi malaki yung earnings mo. At the same time, meron ka pang exposure. Lalo na sa aming mga vlogger, mapabilang sa Batang Quiapo, malaking karangalan yun. Diba? Bonus na lang para sa akin. Bonus talaga yung TF sa pagiging artista ng Batang Quiapo. Pero honestly, kahit walang TF, I would still work. Mm-mm, kasi isang malaking karangalan talaga. Lalo na trending lagi ang Batang Quiapo. O diba, million-million talaga nanonood gabi-gabi. Oo, karakter kasi talaga si Nano. Actually, napakaganda ng role talaga ni Bullet, ni Mamot, kasi karakter na sila eh. Karakter sila. Literal na, isa sila sa mga karakter. Hindi lang sila yung mga bodyguard na nakatayo. Sir! Pinatawag na po namin si Tanggol. Tapos alis na. Diba? Yun yung mga, pero artista pa rin yung mga ganun. Yung may mga lines. Tandaan nyo mga kabakal, yung may mga sinasabi, kadalasan, mga artista yon, lalo na yung may mga sinasabi. Kahit wala kang sinasabi, kung sikat ka naman, kasi, di ba, kunyari, oh, wala ka nga, hindi ka nga nagsasalita, pipi ka, na may hawak ka lang ng ano, ng barel, laki naman ang sahod mo. Oh, di, okay lang yun. Exposure ka pa. Kahit patayo-tayo ka dun. Di ba? Yung pagmumukha mo lang yung ano, talagang magbibigay buhay. Ang idol ko dyan si Batang Quiapo, Baby Giant. Ay, oo, si Baby Giant. Sorry dyan. Mr. J Fitness, shout out. Oy, Litz Tundag, shout out po, shout out. Jonathan Trix, magkano ang talent fee mo? Hindi ko yata pwedeng sabihin, kabakal eh. Hindi ko pwedeng sabihin. Pero, okay, bigyan ko na lang kayo ng idea. Okay? So, alam ninyo na vlogger ako. Diba? Okay, sabihin natin yung TF ko ng buong araw sa shoot ay, diba, wala akong vlog. Kunyari, ngayong araw, kailangan gumawa ako ng vlog para kumita. So, isipin nyo na lang na hindi ko na kailangan intindihin na mag-vlog sa araw na yon. Kumbaga, hindi ako manghihinayang na walang vlog sa araw na yon. Kumbaga, satisfied ako sa TF ko. Para kasi, di ba, pag wala kang vlog, tolero ka. Kailangan ko mag-upload. Kailangan ko mag-vlog. Kasi, paano? Pag walang views, walang kikitain. Alam yon, yung araw mo na yon, dahil bayad ka, parang relax ka na lang na, uy, hindi pressure. Okay lang kahit hindi mag-vlog. May TF naman. Ganon. Di ba? Ganon. Oo, galing talaga ng role ni Bullet. Oo, aabangan nyo pa mga kabakal. Ang ganda kasi ng Batang Quiapo dahil unang-una,
alam natin na pinanood natin dati yung Batang Quiapo ni Fernando Po Jr. 'Di ba? Syempre mabilisan lang 'yun, mga isang oras mahigit lang 'yun. Ang maganda sa Batang Quiapo ni Direk Coco Martin, mahaba. Yung istorya mahaba rin. Yung, ano yung kabataan ng istorya ng Batang Quiapo ni FPJ. Diba, ginagawa yun ni Direk Coco. Tapos, pwedeng may mga kakaibang istorya, pwedeng maglagay ng bagong istorya. Yun ang maganda ron, flexible. Pero by the end of the day, after siguro na mga ilang months or years, pupunta na rin sa tunay na istorya ng Batang Quiapo na yun nga, diba, si FPJ, siya yung tigapagtanggol ng Quiapo. Kaya nga pangalan niya Tanggol, diba? Sa ngayon kasi parang pasaway pa si Tanggol. So parang sa ngayon, ang pinapanood natin yung kabataan ng storya ni FPJ sa Batang Quiapo. Paano siya na-develop? Paano siya naging matigas? Diba? Na karakter sa Batang Quiapo yun. Kaya maganda. Sabi ni Ben, walang vlog sa isang araw, 10,000 yan, isang araw. Sabi ni Selectable, isn't it 10 to 15,000 per day for character actors? Ayan, naririnig nyo na yung mga sinasabi ng ating mga solid kabakal. Roger Piquero, oy, shout out, Roger Piquero. Maraming salamat, shout out sa'yo. Sana, ako naman mga kabakal, thankful lang talaga ako. Thankful lang ako sa mga tumulong sa akin makapasok sa Batang Quiapo. At thankful ako kay Direk Coco Martin dahil nabigyan tayo ng opportunity. Hindi man ganun kalaki yung role natin, eh sobrang malaking karangalan na mapabilang sa Batang Quiapo. Alam mo yung masulyapan ka lang siguro ng ilang segundo. Diba? Malaking bagay na yun. Mapagmamalaki mo na na naging party ako ng Batang Quiapo. Ang Batang Quiapo, ilang taon nito. Naging party ako na trending, na pinapanood gabi-gabi, which is ang Batang Quiapo. Yun yun eh. Diba? Ang sarap ng feeling nun. Oy, shout out, Marivic Dominguez, shout out. Oo, kasi yan talaga ang suit ko. Palit pa kita nyo, may puti, may dilaw, may itim. Meron pa tayong yan, Punisher. Ay, okay, sabihin ko sa inyo yung role dapat ni Rendon. Pwede ko ba sabihin? Oh, wala naman si Rendon eh. Wala na. Oh, sige, sabihin ko sa inyo. Okay, sabihin ko sa inyo ang role dapat ni Rendon. Ito yun. Oh, pwede ko ba sabihin? Since naman nawala na naman si Rendon. Okay, sa mga nagtatanong, kung totoo nga ba ang kinukuha ng Batang Quiapo si Rendon, ang sagot po doon ay yes. Totoo po yun. Totoong kinukuha ng Batang Quiapo si Rendon. Kaso, itong si Rendon, alam nyo na, masyadong ano, paimportante. Mga kabakal, sobrang paimportante to the point na, alam mo yun, ang ganda ng role dapat ni Rendon sa Batang Quiapo. Tinanggihan niya. For some reason, tinanggihan niya. Or hindi pa naman kasi nagkausap. Kasi nga ini-invite dapat si Rendon, ini-invite si Rendon, 'di ba? Para sumali ng Batang Quiapo. Ngayon, si Rendon, pabebe, ayaw pumunta. Ang gusto ni Rendon, siya yung pupuntahan. Anak ng Toknene 'yan. Ikaw na binibigyan ng trabaho, ikaw pa ang gusto mong puntahan. Ano ka, artista? Hindi ka pa nga artista. Yun ang nangyari doon, kaya hindi natuloy si Rendon. Kasi, pinadala na siya ng sulat, ini-invite siya na sumali sa Batang Quiapo. Ang gusto niya, kung gusto niyo ako sumali dyan, puntahan niyo ako sa office ko. Anak ng tukneneng buhay yan, no? Pabebe, oo, pabebe. Ikaw na nga, gusto mo yung director pupunta sa iyo? Hindi ka pa nga artist eh. Wala ka pa nga sa big screen, di ba? Nasa ano ka pa lang, no? Nasa social media ka lang. Di ba? Yun ang nangyari doon. Pero alam niyo ba kung anong role dapat? Ang pagkakarinig ko ha, narinig ko lang to. Ang role, ang laki sana ng role ni Rendon. Ang role sana niya doon ay
Manliligaw. Kaagaw. Manliligaw. Ano ang pangalan ni, ano ulit, ni Lobby? Hindi, ni Lobby. Sino nga? Ano nga ulit pangalan ni Lobby po? Diba? Si ano? Hindi yan. Kalimutan ko. Makakalimutan ako. Siya dapat yung kaagaw ni Coco Martin itanggol. Kay Lobby po. Kay Mokang. Yun. Siya yung kaagaw. Ang mangyari nun, kalab triangle ni Coco Martin, si Rendon, kay Mokang. Ang tanga-tanga, ang engot-engot. Ang laking opportunity sana nun. Diba? At ang malupit nito, pagkakaalam ko, dalawa pa sana sila. Dalawa pa sana sila ni Haring Bangus. Oo, dalawa pa sana sila ni Haring Bangus. O di sana, hindi gumagawa ng mga kakengkoy-kengkoy na vlog si Haring Bangus. Nasa batang kaya po sana. Ayaw ni Kuya. Kasi gusto ni Kuya, puntahan siya sa office ni Coco Mart, ni Direk Coco. Sa salitang Batanggenyo, ulaga ang tawag doon. Ulaga. Oo. Ano na? Binasted kasi ni Vice Ganda yan. Kaya ganun si Rendon. Labrading emosyonal. Thea Cachuela, shout out. Oo, mga kabakal, sayang yun ha. Alak ng tok na yun yan. Anong ginagawa niya ngayon? Nag-iingay. Social media. Di sana, nasa big screen siya. Diba? Pang mata. Di sana siguro, pag nagkataon, baka anak pa siya ni ano. You know, baka malay mo, kapatid pa siya ni ano, ni Tanggol. Diba? Ulaga ang tawag dun, ulaga. Sa salitang Batanggenyo, ulaga. Grabe. Pero sayang, well, ganoon talaga. Minsan, may mga bagay na pag ayaw nila, ayaw nila. May mga bagay minsan na siguro, hindi naman kawalan sa kanila, pero siguro sa ibang tao, pag tagal-tagal, iniisipin nila na ay sayang pala. Pero isa lang masabi ko mga kabakal, para sa akin, masaya ako na mapabilang sa pinapanood ko gabi-gabi, which is ang Batang Quiapo. Sarap ng feeling. Okay, Eliza Kim Monares, shout out po. Kumusta na yung 100 isang order ng rice? Mukhang lugi na ata. Oo, lugi na kasi ano eh. Mahal na ang bigas. Nongski Pugoy, shout out. 7 to 10 KTF per day. Roger Piquero, malamang talaga ganun na lang ang mangyayari kay Rendon. Kagaya ng napagkwentuhan natin. Shout out, Boy Bato. Para siyang engot, kabakal. Monzolin Jeffriel Dahilag. Oo, diba? Sayang. At sabihin nun, anong sayang? Mga op-op kasi kayo. Gagano na naman yun. Mga op-op kasi kayo. Mga patay gutom. Mga ganun, alam mo naman si Rendon, diba? Ganun yun. Bigoan. Shout out, Captain Barbell. Si Yaya, mag-artista na din. Ayoko ipasok eh. Baka ano, may in love si Direk Coco. Ano? Ferge David. Coach Niran, di ni Rendon reputation niya sa business. Sumobra masyado at tirada. Imbes na maging part sana siya ng showbiz. Iyon versus ano. Eh, ito pa nga. Gawa natin ng reaksyon. Diba? Dahil sa mga pinaggagawa ni Rendon, ano nangyari? Alam niyo ba mga kabakal? Dahil sa mga pinaggagawa niya, yung kanyang TikTok account, binura ni TikTok. Binura ni TikTok. Gawa natin ng reaksyon to. Kung hindi ba naman olags, eh, 'di ba?
Kuhanin ko lang yung video, yung ano, yan na natin. Gawa ko ng reaction. Rendon Labrador, binan ni TikTok. Binan ni TikTok. Ayan, wait lang, iaano ko muna. Sino ba tong mga friends na to? Close muna natin yung mga friends. Ah, Boss Bullet, oh, kita nyo ba yan? Ayan, oh, kita nyo ba yan? Nag-message si Boss Bullet, oh. Bullet maliklik, nag-heart pa. Alam nyo naman, si Boss Bullet, eh. Diba? Nag-uusap kami ni Bullet. Diba? Sabi ko sa kanya, Bullet, pag nagkita tayo sa Quiapo, mas maangas ako sa'yo. Galing akong kulungan, Bullet. Hindi ka nalim. Nag-usap kami ni, ano, ni Bullet. Sabi ko kay Bullet, Bullet, huwag mo akong angasan. Batang Quiapo ka lang. Ako, batang kulungan. Mas maangas ako sa'yo. Hindi uubra sa akin yung mga pang-i-snatch mo. Oh, mga pagnanakaw mo. Galing ako ng preso, Bagyo. Snatch, snatch. Small time, bariya-bariya. Ako. Nakulong ako. Sa kasong. Istapa. Okay, hindi, nag-uusap kayo ni Bullet. Oh, Bullet maliklip. Kalos na kita, Bullet, ha. Gawin na yung reaksyon. Paolags-olags tong si, ano, eh, si Rendon Salvador, eh. Ilang beses ko nilaglag ang sabon sa kulungan. Oh, shout out, Selectable. Pasok mo si Boya to para masabi niya ang kanyang favorite line. Wala akong paki. Oo, diba? Oo, kasi pag ako nakalaya, kasi nasa kulungan, mga kabakal, nasa kulungan ako. Nasa kulungan ako ng Batang Quiapo. So ngayon, it's either mamamatay ako sa loob ng kulungan, matetepok ako doon, mamatay yung karakter, or makakalaya ako. Pag nagharap kami ni Bagyo, it's either magkakampi or magkalaban, tatawanan ko lang siya. Yan na ba yan, Bagyo? Small timer ka na criminal, Bagyo. Bariya-bariya, snatch. Mamalimos ka na lang. Parang ganun, di ba? Ako, galing kulungan. Joke lang. Si, ano pa rin? Active, si Boss Bullets, si Bagyo. Wala na, Leo dyan. Wala na si Mr. Maynard sa Batang Quiapo. Okay, gawa natin ng reaksyon. Si Rendon Salvador. Ay, nako. Alright. Kuhanin muna natin to. Minessage? Ang, ah, diba? Minessage pa? Minessage ni ano? Ni TikTok? Wait lang. Alright. Gawa na. Pwede ba alisin tong... Ay, full natin. Full screen. Yun. Okay, gawa natin yung reaksyon. Para magka-views din tayo dito. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video to, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa issue na nangyari kay Rendon Labrador mga kabakal. Kung saan, itinakwil na si Rendon Labrador ni TikTok. Ibinan mga kabakal, literal na ibinan ng TikTok si Rendon. Ibig sabihin ito mga kabakal, hindi na maaaring gumamit ng TikTok itong si Rendon Labrador kasi ayaw na sa kanya ni TikTok. Siguro sa Facebook, eh hindi siya napapansin ni Facebook kahit ano yung mga sinasabi niya. Pero alam naman natin na ang TikTok ay napakahigpit kahit yung mga sports nga lang, mga boxing minsan eh, mababan ka pa rin dun kasi ayaw nila ng mga physical contact. Eh dito, alam naman natin, na kapag naglabas ng video itong si Rendon at lahat ng lumalabas sa kanyang bibig, eh, puro violation. Kaya, ayan ang nangyari. So, papakita ko sa inyo mga kabakal, ayan. At, proud pa mga kabakal, proud pa
itong si Rendon na ipagmalaki na binan daw siya ni TikTok. Ayan, pinakita niya. Nakalagay dyan mga kabakal ay account status. Your account is permanently banned because of multiple policy violation. Ibig sabihin yan, permanent na ban na yung account niya kahit gaano pa kadami ang followers dahil sa napakarami violation. Kasi nga, di ba mga kabakal, yung iba nagtataka, bakit ganun magsalita? Bakit ganun kalakas mang lait, pero okay lang ba yun? Hindi. Siguro ko sa Facebook, medyo maluwag sa kanya, kay TikTok hindi uubra yan. At ang malupit mga kabakal, nag-appeal pa. Nag-appeal pa si Rendon, gusto pang mano, mapawalang sala. O to, ayan, nag-appeal. Siguro sabi ni Rendon, mag-a-appeal nga ako. Mag-a-appeal ako para maibalik yung aking ano, maibalik yung aking TikTok. Eh, may message siya ni TikTok, na bad trip na si TikTok. Nag-message. O, ayan ang sabi ni TikTok. Dear TikTok user, we have reviewed your appeal. It was determined that your account has violated our community guideline and cannot be restored. Ibig sabihin, chinek daw mabuti. At napagtanto ni TikTok na hindi na daw pwedeng i-restore yung kanyang account. Sabi pa ni TikTok, we ask that all users follow our community guideline to help us maintain a safe, respectful, which is wala nun, si Rendon eh, pag nagkasalita eh, TikTok community. Please review our community guidelines for further details. Best TikTok team. O yan. So, ibig sabihin, nag-message si TikTok kay Rendon para iparating sa kanya na ang gusto ni TikTok sa mga gumagamit ng TikTok ay respectful. Which is, alam niyo na mo, panagsalita si Rendon ay napakasakit. Diba? Ayan po. Nangulit pa si Rendon. Nag-click-click pa. O, nag-click-click pa siya, baka sakaling ma-refresh, ni-refresh siya pa. Ayan, nag-message ulit si TikTok. Your account was banned permanently. Your account was permanently banned because of... Ayan, no, pinamukha talaga kay Rendon. Wala ka na magagawa. Kahit i-refresh mo pa yan, restart mo pa yung cellphone mo, Rendon, ban ka talaga. Yan ang nangyari. At ang malupit dito, mga kabakal, ang malupit ay... yung mga comment ng mga tao. Tingnan natin yung mga comment ng mga tao. Malamang eh, marami siguro ano, naawa kay Rendon dito. Marami kayo naawa kay Rendon. Tingnan nga natin yung mga comment ng mga tao dito. O, tingnan natin, palakihin natin. Okay. Eh, sabi ni Rendon, binura ni TikTok ang account ni Rendon Labrador. Mali ba ang pagboses para sa bayan at i-expose ang mga iyon? Kaingutan daw, pero yung mga content sa TikTok account, puro kabastusan. O, yan na naman, no? O. Kahit ako, ayoko sabihin yan, eh. Okay, may nag-comment. Sabi ni Sunny Boy, yung iwan pati pamilya, kaso iniwan ka na ni TikTok. Ayan kasi, mahilig ka kasing mang-iwan ng pamilya, mang-iwan ng kaibigan. O, anong pakiramdam, Rendon? Maiwan ni TikTok. Oh. Diretso sa goal. Kahit iwan ni TikTok, diretso sa goal. Sabi nung isa ni Winston, deserve. Oh. 'Di ba? Deserve daw eh. Puro deserve, oh. Deserve. Ha ha ha. The world is healing day by day. Motivational band. Congrats. Deserve mo 'yan. Tapos ito pa, sabi ni Chico Locon, Facebook next please. Yari ka, Rendon. Sabi oh, ni Janelle, ba't malungkot ang beshi ko? Ay, baka kabeshi mo pala to, Rendon eh. May mga nagko-comment sa'yo. Kabeshi mo. Oh, congratulations, sir. Well deserved. Oh, congratulations. Congrats, pre. Congratulations. Congrats, sir. Congratulations, par. Aba, eh, dapat pala magano. Dapat pala eh, magpunyagi ka, Rendon, kasi... marami palang nagko-congratulate sa'yo. Mga kabakal, ganyan kasi pag sa social media. Dapat
may respeto. Dapat maging mabuti tayong ehemplo, hindi yung for the views, para mas lalong makilala, kainisan man ng tao, just for the views, eh kung ano-ano lang sasabihin. Di ba? Minsan kasi, eh dapat nilalagay sa lugar yung mga sinasabi. Kaya yan, nasampulan na si Rendo ni TikTok, iwan! Iwan pati pamilya o iwan ka ni TikTok. Yan ang nangyari sa'yo. Ito nga kaya mga kabakal, eh magsisilbing aral kay Rendon. Nababaguhin na niya ang kanyang style sa pagsasalita. Hindi na siguro ito manlalait. Tingin nyo kaya magbabago si Rendon? Tingin nyo kaya matatakot si Rendon na mawala ang kanyang Facebook? Or hindi? Well, ewan natin. Pero ano ang inyong opinion mga kabakal? Gusto ko marinig. I-comment nyo down below para malaman natin at makarating sa kanila. Ban eh, no? Na-ban. Ban ang TikTok. Sige. Lait pa more. Ban din. Pura Luca, Vega at Apollo kay Boloy. Oh, ban din pala yun. Shout out Batang Hamog official. Kabakal, bilhin mo na PCX ni Boy Tato. Ay, ayan nga. Kagawan ko pa na reaction. Si Boy Tato naghihirap na. Ay, ayan. Puro kasi kayabangan. Puro ka kasi kayabangan, Boy Tato. O ayan, naghihirap ka na. Pati yung mga naipundar mong motor, binebenta mo na sa halagang magkano? 50K? Anak, gagawan natin reaction to. Shout out mga High Lord. Deserve niya yan, no? Iwan pati ni TikTok. Diba? Iwan ni TikTok. Coach Pisot si TikTok. Hindi, actually, mahigpit talaga si TikTok. Mahigpit si TikTok. Mas mahigpit pa kay YouTube at saka kay ano. Mas mahigpit pa kay YouTube at saka kay Facebook. O, sige, gawa ni reaction si ano. Si Boy Tato, naghihirap na. Actually, mga kabakal, si Boy Tato, nagpapasok din sa Batang Quiapo. Sige, sa reaction ko na sabihin kung anong sinabi ng Batang Quiapo sa kanya. Nagpapasok! Nag-message pa kay ano? Kay Direk? Langiya to. Ang kapal talaga ng face. Nag-message kay ko, kay Sir, kay Direk? I-ano ko sa inyo, kaya rin yung video ni ano, ni Boy Tato. Sa mga Tato at saka sa mga followers ko. O siguro gawa ko ng separate video yun, no? Ayan. Oh, gawa din ang reaksyon, naghihirap na eh. Puro kasi kayabangan eh. Yan. Mahal niya yung mga basher niya eh. Gawa din ang reaksyon mga kabakal. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video na to, pag-uusapan natin at gagawa natin ang reaksyon ang video na nilabas ni Boy Tato mga kabakal, kung saan itong si Boy Tato ay naghihirap na. Mga kabakal, may mga naipundar naman itong si Boy Tato. Pero dahil naghihirap na, hindi ko alam kung bakit naubusan ng pera to, kung anong pinaggagawa. Baka may mga, siguro may mga ano to, may mga vices. Sa English, vices. Sa Tagalog, mga bisyo. Eh, kaya siguro nawala ng pera to. Ngayon, binibenta na yung kanyang, ano ba yan, Rusi ba yan? Ano ba yan? BTX ba yan? BTX? Sabi niya, BTX daw yan eh. So, gawa natin ang reaction mga kabakal. Panoorin muna natin bago natin gawa ng reaction. Ito po ang clip ng video. Yun, what's up mga Tato at saka sa mga followers ko. Ngayon, maging babae tayo ngayon at saka kung sinong gusto bumili sa PCX ko. Ha? O, ayan. Ngayon, mabait ka Boy Tato. Porket nagbebenta ka. Dapat mabait ka lagi. Wag mo masyadong mayabang kaya marami na asar sa'yo. Dapat mabait ka dapat lagi. Hindi na kayo lugi na ito.
Ha? PCX? Kasi mas makinis pa to sa jowa nyo. Ha? Aba! Nanlait ka pa! Akala ko ba po ito mabait ka ngayon? Bakit sinabi mo na mas makinis pa sa jowa ng mga viewers mo? Yung motor mo, ah, yari ka na naman, boy, ito. Tatag ka na naman ng bash dito. Baka matulad ka kay Rendon. Iwan ni TikTok. Tandaan nyo, ha? Walang gas-gas pa to, at saka ito, bagong gulong pa to, at saka bagong change fuel, at saka pag bumili kayo sa PSX ko, ha? Bagong change fuel? Change fuel? Abe, change oil? Baka bagong, ayos yun ha, change fuel, luti nga rin. At saka pag bumili kayo sa PSX ko, bagong change fuel? Ano? Change fuel? Ewan ko sa'yo, boy, ito. At saka pag bumili kayo sa PSX ko, ha? Ipupultang ko, ha? Tandaan nyo. Tandaan nyo, hindi na kayo lugi dito. Kasi may nakita kasi ako, ka-Kiefer. Kilala mo si Kiefer, di ba? Yung vlogger. Bininta niya yung PSX niya, yung kulay itim, naghalaga na magkano yung 200 ata. Hindi 200 yun, 140, 150 yata yun. 150? 200 ba? Mm-hmm. Basta sa akin, para hindi kayo lugi, kung gusto nyo bumili ng PSX, ha? Ito. Ano ba? PSX ba o BTX? Ba't pinabenta mo yung BTX, yung banda yun? Boys boy band yun eh. Mag-comment lang kayo sa vlog ko at saka mag-PM lang kayo. Hindi na kayo login ito. At saka may pangalan pa, Boy Tato, libre na yan. Tatay yung tiketin. Ito, may Boy Tato na yan, ha? Anak ng tuknene, walang bibili niyan, Boy Tato. Kasi baka mamaya pag nakita yan, kunyari may bumili niyan. Nakaparada. Baka abangan yung ano, may-ari niyan. Mapagkama lang ikaw, alam mo naman, Boy Tato, marami kang kaaway, maraming bad trip sa'yo. Paano bibili niyan kung meron nakalagay na Boy Tato? Eh alam naman natin Boy Tato na maraming galit sa'yo. Eh baka mamaya mapagkamalan ng taong bayan na si Boy Tato yung bumili niyan. Eh kawawa naman. Grabe ka, tanggalin mo na yan Boy Tato. Libre niyan Boy Tato. At saka ito ha, mura lang ito binta ni Boy Tato. Ha? Alam mo ba kung magkano bibinta ko? Hindi. Kano? 50,000! Sure ball. $50,000? Parang ang mura naman yan. Baka mga pinaglolo ka mo kami, Boy Tato. $50,000? Ang mura naman. Binta ko yung PSX ko, $50,000. Walang gas-gas pa yan. Walang gas-gas pa yan. Matibay pa to. Baka isipin nyo, hindi gumagana to, ha? Tignan nyo. Sige nga, panda rin mo nga. Baka isipin nyo, hindi gumagana to, ha? Aba, panda nga. Hey, ikot mo. Kung gusto nyo bumili, mag-PM na kayo. Tulid yan. Bagong gulong, bagong chinsuwel, ha? Pultang pa. Anong pribis? Ha? Anong pribis? Yan, pag binili yan. Hindi alam ang pribis? Pag binili? Oo. Iti, kung ano gunalat? Ano ang libre? Guna, libre? Ah! Puta! Kung mag... Ay, ito masabi ko, ha? Pag bumibili kayo, ito masabi ko sa iyo, ha? Ipupultang ko yan. Yun lang? Ipa-full tank ko yan. Tapos, at saka, hindi lang yung full tank, ha? Bibigyan pa kayo na akin ng sticker. Ha? Papakainin ko pa kayo sa mga inasal. Libre ko yan. Hindi ka lugi. Hindi ako lugi dyan. Magkano na yan? Ilang minutes? 2 minutes and 35. Pero ito yung masabi ko sa inyo, ha? Bilhin nyo na ito yung PSX ko. Hindi na kayo lugi dito. Nagalaga na 50,000. Huwag nyo bilhin yung PSX ni Kiefer kasi nakalagay niya ng 150. 150 o 140,000. Ha? Dito na lang kayo sa sulid. Ha? Ano bang kakaiba dyan sa motor mo? Ang kakaiba sa motor ko, ha? Makinis, maganda, mabilis. Ha? At saka, walang sira. Ito masabi ko sa inyo, mag-PM na kayo, mag-kwa na kayo, mag-comment na kayo. Ibibinta ako yung PSX ko nagalaga ng 50,000. Anong hinihintay nyo? Comment below. Okay, ano ang aking reaction dito? Unang-una, ang aking reaction, Boy Tato, wala kang kwentang mang sales talk. Pre-pis lang, hindi mo alam. Pre-pis, ibig sabihin, ano yung kasama pag binili yung motor mo? Yun ang ibig sabihin ng pre-pis. Freebies! Diyos ko!
Pre-bis lang, hindi mo alam, boy, tato. Kahit candy, pwede na yun, pre-bis. Pagkatapos, yung pagsiseltox mo, parang nananakot ka pa. Parang binabantaan mo pa sila na bilhin yung motor mo. Hindi ganyan mag-sales talk, boy, tato. Paano mo may engganyo bumili yung mga tao ng motor mo? Nilagyan mo pa ng sticker mo, eh alam mo namang maraming galit sa'yo. Katulad nga sinabi ko, paano kapag napagkamalan sila, yung bumili ng motor mo na si Boy Tato sila, eh baka mabanatan yan. Alam mo namang maraming mainit sa'yo, Boy Tato. Kita mo nga, dinadayo ka ng mga basher mo minsan. Nakikipagsuntukan, nakikipagboxing sa'yo. O, di kawawa. Di ba? Boy Tato naman, bago ka magbenta na, ano ba yan, BTX, PCX, BTX pagkakarinig ko sa'yo, bago ka magbenta ng motor, alamin mo muna kasi kung ano ang previs. Ngayon, pag alam mo na kung ano yung previs, yan, saka ka magbenta. Tsaka huwag mong takutin yung bibili. Tsaka yung sticker, huwag mong itikip. Bigay mo na lang yung sticker doon sa tao. Kawawa naman. Bibili na nga ng motor mo, baka mabanatan pa. Di ba? Tsaka ito pa. Kung ano-ano kasing pinaggagawa mo, kung ano-ano mga bisyo mo, nawawala ka tuloy ng pera. Pati, ang batang kaya po, minemessage mo pa, nangungulit ka. Ito ang sabi sa akin, ni Direk Coco Martin, minemessage, sabi sa akin, Alex, kilala mo ba itong si ano? Boy Tato daw. Ah, yes sir. Yes, Direk, kilala ko po yan. Nag-message kasi sa akin. Pinakita sa akin ni Direk Coco Martin yung message mo. Gusto mo basahin ko sa iyo yung message mo? Well, tanda ko naman. Ang sabi mo, kay Direk Coco Martin ito ha, Kuya, pasalihin mo naman ako dyan, Kuya. Para mas lalong sumikat yung iyong ano, batang Quiapo. Gusto kong TF100K isang araw. Anak ng tokwa yan. Napanganga si Direk Coco Martin. Kapalmoks mo, boy, tato. Tinawag mo pang kuya, hindi naman kayo magkapatid ni Direk. Gusto mo TF isang araw, 100K? Sino ka? Richard Gutierrez? Agamulak? Agamuta, pwede pa. Agamuta, hindi agamulak, agamuta. Grabe ka. Pati direktor ng Batang Quiapo, pinuburaot mo. Paano ka makakasali ng Batang Quiapo? Sales talk, di marunong. Previs, hindi alam. Dapat kasi mag-ipon ka, boy, tato. Tapos wag buraot. Kailangan, pa mag-a-apply ka ng trabaho, kailangan naman, eh, may galang, yung tipong, good morning po. Ako nga po pala si Boy Tato, isa pong vlogger. Nagbabaka sakali po ako na baka pwede po akong makasama. Ganun, hindi yung kuya. Pasalihin mo naman ako dyan. Para sumikat naman yung palabas mo. TF100K? Anong gagawin mo doon? My goodness. Pero anong inyong opinion mga kabakal dito kay Boy Tato? Baka geto, ugali nito. At naghihirap na nga ba talaga itong tao na ito mga kabakal? At dapat nga kayang makapasok ng Batang Quiapo, itong si Boy Tato. Gusto ko marinig mga kabakal, i-comment nyo down below para malaman natin at makarating sa kanila. Eh, selectable. I'll trade a pair of my Jordans for the two-man scooter. He needs to add cash. May libreng bubuyog kayo, freebies. Boy Pangas. Naalisin ko na sa TikTok, Boy Tato. Hindi, alam mo. Pantalon. Hindi, ang freebies daw yung pantalon. $100K na kutos, pia, pwede. TF, $100K na kutos. Shout out, Dongsley. Aldatiles Lau. Kabakal, anong reaction mo sa Gilas about kay Coach Chots? Well, honestly, wala naman akong ano dyan, mga issue sa kanila. Pero para sa akin, yeah, I think, para mabago naman. So I think, yeah, Gilas needs a new referee. Ah, referee, a new coach. On my opinion din. Yeah, couple mooks. Gawa mo ng reaction video ni Bullet. Ay, oo nga pala. Naglabas yata ng video si Bullet. Ha, check ko nga.
Check ko nga, baka naglabas ng video yun. Boss, bullet maliklik. Boss bullet, boss bullet. Wala, 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 wala pa nilalabas eh. Ah, wala eh. Wala naman eh. Wala pa, wala pa. Wala pa ang video si Bullet. Oo. Nag-hype lang si Boy ato kay ano, Direk Coco. 100K for a day of shooting. Do they put him inside the cannonball? Pwede. Nagbinta ng motor, hindi naman sa kanya. Ayun lang. Joel Domingo, hindi pwede si Boy Gcash. Walang pwede na tao. Meron, pwede katawa ng kanila, Momo. Saan? Kaninong video? Wala ako nakitang video eh. Saan bang YouTube? Wala, 2 days ago. Wala eh. Wala naman eh. Walang bago. Saan upload? Sa Boss Bullet ang Bumanggage ba? Wala eh. Ah, sa YouTube ni Bullet. Okay, check ko nga. Aba, wait lang, wait lang. Ah, aba, 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 aba! Aba! Oo nga, na, wait lang. Gawa natin ang reaction to. Aba, oo nga, na, may video si Bullet ha. Anong title na to? Mga vlogger sumugod shooting ng Batang Quiapo. Nagsumbong kay Boss Bullet at Direk Coco. Oba, sige, tingnan natin. Gawa natin ang reaction to. Wait lang, tinira ba tayo ni Bullet? Kuhanin ko lang. Makakatikim sa atin to si Bagyo. Oh, sino to? Si Momo at saka si ano? Si Tatang 250, ay Tatang 60, ay Tatang 50, so sorry naman. Oh, like natin yan, baka maganda yung sabihin eh. Tingnan natin yon, gawin reaction. Tingnan natin ang video. Mga idol, may galap setup sa inyo. So, nandito kami sa taping ng ano, taping ng Batang Quiapo, mga idol. Ano, so, kasama ko si Momo Tribe. So, binisita namin yung kaibigan namin dito, mga idol. Walang iba kundi si kapatid ko, si Bagyo. So, kapatid ni Momo si Bagyo, mga idol. So, ako si Abagat. Nandito si ano, nandito si Abagat, to, mga idol. So, ngayon si ano daw si Coach Alexis kasama daw sa ano? Kasama ba dito sa taping? So, pati yun, niya ako. So, bakit wala siya? Hindi nakita ko sa may ID niya. May ID niya? Kasa, bakit wala siya dito? Sa kulungan daw yun siya eh. Ha? Ah, sa kulungan? Eh di, nandito pa lang si Bagyo. Tanong natin si Bagyo kung si Coach Alexis, nilisama daw sa TV. Masaya ka na kayo, kayo na po kayo dito. Hindi ka na namin ginisi kasi para makapagpanay. Hindi, tama. Ayun, ayun. Pati na ako. Gustong pagtripan. Sino? Si Ame. Kabaklis. Hindi lang po sa atang victim. Baka abuti ka ng kaluhan. Ano yung nasabi ko kayo? Sabi ko ano? Kasama sa? Tipin.
sa Uluwan doon eh. Uluwan. Oh. Hindi ko lang alam doon kung mayor siya o mayora. Ang ating bunga niya. Ang ating bunga niya. Ang ating bunga niya. Gago! Ding. Sa mga sabi ko pa na hindi ka ba ang respect talaga mo yan sa iyo? Talagang lagi, dahil ilang beses na pinag-initan nito, biro mo, ibabang daw niya ako sa URCC. Ibabang ka sa URCC? O, ibabang ko sa URCC. Baka presidente ng URCC niya. Hindi ko nga alam kung pinalayas sa URCC. Kung sabi ko siya, mas maganda may confirmation. Confirmation kasi kung talagang siya na may-ari, akala ko siya na may-ari ng URCC. Sige, ayan. Ikaw naman, patagal na kasi hindi nag-agal ko sa social media. Yun naman, siyempre, naiintindihan nyo naman siguro na hindi nag-ayin tayo sa mga ganyan dahil hindi pinakamalagaan tayo. Pero itong si, ano, mga tanong. Pwede ba ilayo mo sa akin ito? Ayoko makita ito, maitaulo ko. Kapakris, has ka ba? Kapakris naman, palagtagal na ng panahon, kanya ka pa rin, tapos ibang magbaba ka, puro isyo pa rin. Hindi na, wala nang katapusan sa isyo tayo. Puro cheese, makas pa rin ba yung ginagawa mo? Sabi naman. Pero wala mang to, nabanggit ka na kasama ko sa matang tama, kasama ba talaga siya? Wala kasi. Oh, nag-first, ano siya eh, nung first day niya, kasama niya siya. Ako na bahala pag nakita kami niya. Tigeti. Oo. Anong bibig ako na bahala pag nakita kami niya? Tama yan. Papabutin ko ba ng ano ng uluwan niya? Tapos parang matutumbungan ko na yan. Gusto mo ako muna? Sige. Ano kayo? Enjoy lang muna kayo dito. At ang pahinga lang kayo dyan. Pero siyempre, alam naman natin yung mga pinagbabawal dito. Sinusunod natin yan. Dito lang. Parang ito na yan. Kaya nire-respeto naman itatakot yan. At saka di ba matry? Sa mga matry nito, hindi mo positive ito. Laki lang naman. Ganyan lang talaga yung mata niya. Ganyan lang yung mata niya talaga. Hindi talaga, no? Hindi talaga magpabago. Ganyan. Pero ito ah, maasabi ko sa mga kasama natin sa inyo. Siyempre, tayo dapat ay nagkakaisa na tayo. Oo, correct. Kaya hindi na uso ngayon yung mga bakayan, mga awayan. No? Kung kakaroon man tayo ng mga ganyan-ganyan sa labas, huwag yun ang pansin. Ano yun, ignore nyo na yan. Correct. Isang tabi nyo na yung hate. Dapat tayo spread love. No? Ay, sinusubulit eh. Kaya nga po sinulit, bagyo. Nakapin nyo pag bumabagyo. Sabihin, you spread your love. Oh. Totoo yun. Yung busbulit ang bumangga, di ba? Mananatigi yan. Nakabaon na talaga. Titigan mo muna. Makulit ka po. Makulit. So, utol ko. Utol ko. Pwede na! Ito si Habagat. Totoo yun. Naman. Abangan niya sa batang para niya. Akala ko pagtanda na ng Quiapo. Hindi, pagkatapos pupuntang Paranaque ito eh. Patang Quiapo. Oo, nilipat sila sa Paranaque. Parang tagigat sa Kamakati. Hindi, dito kasi kami naman sa Ligar Coco, napaka-buking tao. Lahat binibigyan ng pagkakataon. Pero siyempre, kung sino yung mabili, ano yan, i-embrace natin yan. Supportado natin yan. Lahat ng mga kasama natin. Kagaya siya nasabi ko dito sa Ligar Coco, Ligar Coco Maps. Kung hindi mo sa video rate, lahat binibigyan niya ng pagkakataon. Kung sino nakikita niya kayo sa amin. Kaya yung mga nabibigyan ng pagkakataon, pagbuhiin niyo, tsaka pag-ingatan, kung ano man yung mga tatanggap niyo, o binigyan kayo ng pagkakataon dito sa Ligar Coco Maps. Kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon. Sa lahat ng mga nabagdang, sa lahat ng mga bagong sasano, lahat ng mga papasok, mga baguhan naman kung medyarano, talagang na nire-respeto natin, bibigyan natin ng pasanga ng pag-uwi ng sa yan. So, siyempre, tatang busi mo natin, maraming salamat sa pag-sita rito. Siyempre, si Pumotry. At para si Kepre, kay Coach Alexis, kung nakikita nyo na mga bagay na nakikita yung social media sa tao niya, napakabay na tao niya. Okay. Yung mga ginagawa niya sa parte ng social media. Correct. Pangalagaan natin, itindihin natin kasi may mga bagay na ginagawa niya. No? Pero yung tao na yan, napakabay niya. Supportahan natin. Kung nakapasok mo sa FBG's Batang Quiapo, supportahan natin. Kahit na mati. Hindi. Ako na po, kinasana. Coach Alexis, I love na sa'yo. Hindi ka natin ngayon. Coach Alexis. Nakapitin, napakabuting tao nito. Ito yung isa sa mga sumuport at tumulong sa akin.
nung panahon na ako'y nagpreprepara sa aking mga laban. Siyempre, yun natin na pwedeng kalimutan higit sa lahat ng ating mahal na boss baby boy, siyempre, at si Madam Nina. Maraming maraming salamat sa support at nasa likod natin yan ng mga panahon na yan. Maraming salamat po sa ano ako. Iyon! Takala ako, tinira mo ako, bagyo eh. Nagiin pa naman ako. Alam mo naman, galing akong kulungan. Hindi pa nga ako nakakalaya, tinitira mo na kagad ako. Maganda ka. Ako, tutumbungan mo? Ikaw kaya ang tumbungan ko? Joke lang. Well, mga kabakal, natuwa naman ako sa video ni Boss Bullet. Actually, totoo yun. May mga mahilig lang talaga tayo sa mga chismaks kasi yan ang ating diskarte sa social media. Pero yun nga, sa likod ng camera mga kabakal, syempre, minsan makikita nyo, nag-aaway kami sa social media. Tapos sa likod ng camera, okay naman. Yung mga ganun. Syempre, para may konting ano, spice, may istorya. Pero nakakatuwa mga kabakal, napakabait na tao nito ni Boss Bullet. At wala akong masabi dyan mga kabakal. Ano yan? Pareho kami ng ano yan mga kabakal. Pareho kami ng goal niyan sa buhay. Mahilig kami sa mga ano, risk takers kasi kami. Hard worker din yan. And pareho kaming coach. Yun nga lang eh. Sa abroad siya, dito ako sa ano, sa Pilipinas. Pero yun, maraming maraming salamat Boss Bullet. Akala ako eh, tinira mo na ako eh. Akala ko, tutumbungan mo ako eh. Huwag naman. Huwag. Bawal yan. Tayo yung nagtutumbong. Parang sagwa. Babae lang ang hanap natin. Ewan ko sa'yo, Boss Bullet. Ano ang inyong opinion, mga kabakal, sa video ni Boss Bullet? Kasama, si Tatang 150, si Tatang 50, at saka si The Momo Tribe. Comment nyo down below. Alright, mga kabakal, nakakatawa. And then, mga kabakal, yeah, nag-usap kami ni Bullet. Nag-usap kami ni Boss Bullet kanina. Okay naman kami ni Boss Bullet. Ano siya? Nagkwentuhan kami ni Boss Bullet. At yun, tatanong niya sa akin kung anong role ko. Hindi ba? Ganun. Kasi, mga kabakal, wala namang magkakaaway talaga sa amin. Di ba? Walang magkakaaway sa amin. Never naman talaga kaming ano, nag-away ni Boss Bullet. Sa ano lang? Sa likod lang ng camera. Ay, sa camera lang. Sa likod din naman. Wala pa akong name eh. Wala pa akong name. Kasi second day pa lang ako eh. So parang tinatansya pa nila. More on background lang muna ako, mga tauhan. Hindi pa nga kasi alam kung ilalagay ako kasi tatlo ang grupo doon. Grupo ni Tanggol, grupo ni Bandol, tsaka meron pang grupo sina Kuya, yung matatanda. Yung ayoko sabihin yung mga story eh, pero tatlo yung grupo doon. So hindi ko pa alam kung kaninong grupo ako mapupunta. Kaya nag-aangas-angas lang muna ako doon. Can I take back every negative things I've said about Bullet before? I think I'm becoming a fan. Yes, totoo yan. Totoo yan. And yeah, I'm very happy. Masayang-masaya ako na ano, na mapabilang sa Batang Quiapo at yun nga, makasama si na Bullet. Oh, sobrang solid eh. Basta para sa akin mga kabakal, enjoy nyo lang. Enjoy nyo lang. And since naman na since na hindi na rin naman para mag-hype pa. Oy, may bata oh. Hello, may bata doon. Yung anak ko. Come here, Angel. Ah, you go there. You go there na. Lalakad yung anak ko eh. So, hindi na naman kailangan ano, mag-hype-hype pa. Hindi na kailangan mag-hype-hype pa. Dahil ano, artista na si Bullet. Hindi na niya kailangan mag-hype. So, hindi na rin namin kailangan gawa ng issue pa. Kung gagawa mo kami ng issue ni Bullet,
sa loob na siguro ng pelikula kung mapagbibigyan ng chance. Kung makakalaya ako ng kulungan, dalawa lang yan. Makakalaya ako ng kulungan at maghaharap kami ni Bullet, ni Bagyo, o matitipok ako sa kulungan. Yan lang yun. Pero yun, I'm very happy and I'm very honored na pinagbigyan ako ng pagkakataon na mapabilang sa batang. Kahit malit lang yung role ko. Pero alam niyo naman tayo, ano tayo eh. Mahilig tayong mag-grind and mahilig tayong gawin yung best natin. Sa larangan kasi ng ano, ng ganito, sa mga pelikula ba, tama ba? Sa mga big screen, may mga director kasi na pag nakita yung potential mo, katulad ni Direk Coco Martin, magtutuloy-tuloy ka. It's either mabibigyan ka ng magandang role, malaking role, or kung mawala ka man sa role mo, eh, kung ano yung pinakita mong hard work sa trabaho mo, galing sa trabaho mo, hindi yung makakalimutan. Kasi pwede kang iba to. Iba to ka sa ano, sa akin na Richard Gutierrez. Kasi ABS-CBN yan eh, o kapag ano, marami. Kailangan mo lang talaga, trabaho, gawin mo ng maayos yung trabaho mo, sumunod ka sa mga rules. And yun, mga kabakal, bawal mag-vlog. Ako hindi ako makapag-vlog, bawal. Kasi nga, that's the rules. Alam nyo na makulit ako mag-vlog. Lahat, iba-vlog ko. Views yan eh. Pero dahil I'm getting paid naman, bayad yung buong araw ko, diba? Exposure na, oh, vlog na lang tayo ng ito, live, reaction. Yeah. And yeah, masaya ako. Kung legit vlogger ka, supporta ka talaga sa kapwa vlogger mo. Pero kung hindi, it means vlogger, vloggeran ka lang, wannabes. Ah, mga kabakal, share ko lang ha. Nginitian ako ni Ivana. Mga kabakal, kasi di ko alam, dalawa lang ang reason kaya ang nginiti. Kasi nung una, kasi iihi ako eh. Isa lang yung daanan namin. Ngayon si Ivana, papasok sa kulungan kasi may shoot ata. So maglalakad ako. Nung una, medyo malayo ng konti, napatingin siya sa akin. Tapos bumaba, may kasama siyang PA. Tapos nung malapit na ako, tumingin uli sa akin, ngumiti. Dalawa lang yan. It's either una, kilala ako ni Ivana, kasi vlogger din naman. Siguro napapanood din ako ni Ivana. Kilala niya ako na one of the vloggers din. Or, baka ano, type tayo ni Ivana. Sabi ni Ivana. Hindi. Ano, mga kabakal. Walang mali siya, ano. Natuwa lang ako kasi nginiti. Tinignan tayo, tapos nung malapit na tayo, tinignan ulit tayo, nginitian tayo. So, it only means na kilala tayo ni Ivana. So, nakakataba ng puso. And mga kabakal, si Ivana, ano, maganda siya, mukhang manika, tapos maliit lang. Pitit si Ivana. Sabi ni Managatay, selos si Yaya niyan. Hindi selos yun. So, papalitan na si Lobby? Hindi! Hindi papalitan si Lobby po. Alam niyo naman, di ba, parang sa probinsyano. Nakaano yata eh, lagpasan po yung leading niyang namatay doon. Di ba? Yung character. Naka-16 ata na leading lady na todas yung mga babae. Parang ganun lang din. Di ba? Mawawala at mawawala. May mga bago. Pero ang pinaka-leading lady niya talaga, si Lobby po. Di ba? Nagwapuhan. Wala pang press con, mga High Lord. Tsaka, sasabihin naman natin yan sa ano, sa GC. Nag-a-update naman ako sa inyo. Diba? So, nakakatawa. Kaso, hindi ako nakapagpa-picture kasi, nakakahiya. Kasi nung time na yon, papasok kasi na mag-shoot eh. Tapos, lagi nasa loob ng tent, nakakahiyang pumasok ng tent. So, pag ilagay din naman nasa loob kami ng tent, nasa loob din ako ng tent. So, siguro, pag nagkasalubong na lang uli, tapos may dala akong cellphone, paka-picture ako. So, yun, mga kabakal, papaalam na muna tayo. Pero wala kasing shoot.
So magkapahinga ako, tapos bukas ititrain ko yung client ko. Umiiyak na kasi sila. Ha? Ba't nag-iiyakan? October, mag-training. Basta importante may laban sa October 21. Alright, so yun mga kabakan, magpapaalam na ako, alam nyo na. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Captain Barben. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po.